dumating na ba sa yugto ng buhay ninyo na nalaman mong may nagsisinungaling sa iyo? Yung tiwalang-tiwala ka, pagkatapos biglang pumutok yung bubble at nalaman mo, niloloko ka pala. Nagsisinungaling pala. Minsan nagsisinungaling ang mahal natin sa buhay kasi natatakot. Minsan nagsisinungaling kasi nahihiya sa ginawa. Bagamat mali ang pagsisinungaling, ay maiintindihan ko na dahil sa kahihiyan, dahil sa takot, sila ay magsisinungaling at sisirain ang ating pagtitiwala. Pero nitong mga nakaraang taon ay pinalutang at pinuno ang ating kapaligiran ng kasinungalingan. Pero hindi kasinungalingan na nagtatago dahil nahihiya. Hindi kasinungalingan na nagsisinungaling kasi natatakot doon sa parusa. Nagsisinungaling sila upang manira, upang magalit ang mga naniniwala sa kasinungalingan. You know, my dear brothers and sisters, when lies are laced with anger and hatred, it is diabolical. Ang pagsisinungaling ay mali, pero kung magsisinungaling ka para ang iba ay magalit, ang iba ay mapuot, ang iba ay manggigil sa galit sa kanilang kapwa-tao, hindi galing sa Diyos yun. Tingnan natin yung ating pinanghahawakan. Because the devil is the prince of lies. Yung bang pinaniniwalaan mo, saan galing? Sa Facebook? Sa TikTok? Yung pinaniniwalaan mo, saan galing? Sa social media? Sa chismis? Ang pinaniniwalaan natin ay dapat na nakatayo sa katotohanan. Mag-ingat po tayo sapagkat ang kasinungalingan napakadaling kumapit sa atin at napakagandang paniwalaan. Tandaan po natin, ang ibang pangalan ng demonyo ay Lucifer at ang Lucifer ay salitang luz at ang luz ay liwanag. Napakagandang liwanag. Ang kasinungalingan pinapaganda. Subalit, ang kanilang intensyon, magalit, mapuot, manggigil, manira, pumatay. Huwag nating itayo ang ating bayan sa kasinungalingan sapagkat ang pangalan ng Panginoon, I am the truth. Sa pagpili ng pinuno, piliin po natin yung makatotohanan. Hindi lamang basta hindi nagsisinungaling. Kailangan may paninindigan para sa katotohanan kahit ano ang mangyari.